bata. Ako si Tutor Jelvie. Ang gabay ninyo sa pagtuklas ng mga bagong aralin. Ako din ang magiging kaagapay ninyo sa pag-aaral dito sa kindergarten. Sama-sama nating pagyamanin ang inyong abilidad. Kaya, ano pa ang hinihintay nyo? Tara na't simulan na natin! Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang My Family is Unique and Set Their Own Rules. Magkakaiba ba ang bawat pamilya? Baka naman pare-pareha tayo. O meron ba kayong mga kaugalian na iba sa amin? Kung gusto niyo yang malaman, ay tamang-tamang ang episode na ito para sa inyo. Dahil sa araw na ito, ay matututunan natin ang mga yan. Pero, bago natin simulan ang ating aralin, ay nais kong ipaalam sa lahat na ang ating sinusundan na module ay ang Alternative Delivery Mode or ADM na approved ng Bureau of Learning Resources ng Department of Education. Kung wala kayong kopya, ay maaari itong i-download sa ating DepEd Commons. Tama! Ang ating DepEd Commons ay maaaring ma-access kahit wala kayong data. Kahit wala kang load, kailangan mo lang pumunta sa inyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph at maaari nyo nang ma-download ang mga modules. Ang most essential learning competency na ating tatalakayin sa araw na ito ay natutukoy na may pamilya ang bawat isa. Bawat isa daw ay may pamilya. Ngunit, magkakapareha kaya tayo ng wangis ng pamilya? Malalaman natin yan. Pamilyar ba kayo sa awit na Twinkle, twinkle, little star? Kung ganoon, ay may ituturo ako sa inyong isang awitin. Ito ay katunog o katono ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Pero ang pamagat nito ay My Family. Sabayan ninyo ako sa pag-awit ha. Pakinggan nyo muna. I love Mommy. She loves me. We love Daddy. Yes, sir. He loves us, and so you see, we are a happy family. I love sister. She loves me. We love brother. Yes, sir. He loves us, and so are we. We are a happy family. Yay! Nasabayan niyo ba ako sa aking pag-awit? Tama kayo! Ito ay katunog o katono ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Pero, may napansin ba kayo sa ating inawit? Tungkol saan kaya ito? Parang naiba kasi yung inawit natin. Ano kaya yung mga nabanggit doon? Meron na ba kayong ideya? Pwede mo bang isigaw ng malakas kung tungkol saan? Sige nga, isigaw mo pa ng mas malakas. Tungkol saan ang ating inawit? Tama! Ito ay tungkol sa pamilya. Ang ating inawit ay tungkol sa pamilya dahil
Nabanggit dito sina nanay, o mommy, daddy, o tatay, brother, o kuya, at sister, o ate. Magaling talaga kayo at mahuhusay kayong mga mag-aaral. Kaya naman, dahil dyan, ay bibigyan ko kayo ng wow, galing clap! Handa na ba kayo? Oh, sundan niyo ako ah! Wow, galing! Wow, galing-galing mo! Yay! Ang galing niyo talaga, mga bata! Pero, kayo, sino-sino ba ang miyembro ng inyong pamilya? Kilala niyo ba sila? O baka naman, pwede niyo silang ipakilala sa amin? Nais din naming makilala ang miyembro ng inyong pamilya. Kaya naman, be ready dahil it's activity time! Ang gawaing ito ay pinamagatang My Family Picture. Ito ang mga kailangan nating ihanda. Una, kailangan nating maghanda ng isang heart-shaped na papel. Pwede kayong gumupit o di kaya gumuhit muna bago nyo ito gupitin. Pero teka! Kailangan ay mag-iingat kayo sa paggamit ng gunting ha. Pwede kayong magpatulong sa mga nakakatanda. Kailangan din natin sa gawaing ito ng lapis. At syempre, para mas gumanda at maging makulay ang inyong mga gawa, ay kailangan din natin ng crayola. Mas marami, mas makulay, mas maganda! Para sa gawain ito, ay kailangan nyo munang kunin ang inyong papel na may hugis puso. Isa-isa ninyong isipin at alalahanin ang miyembro ng inyong pamilya. Iguhit nyo sila isa-isa sa loob ng puso. Ayan! Matapos nyo silang iguhit, ay kulayan nyo naman ang inyong mga iginuhit para mas gumanda ito. Ngayon ay meron ka ng iginuhit na larawan ng iyong pamilya. Ang galing mo! Nakasunod ba kayo sa ating unang gawain? Patingin naman kami ng inyong mga gawa. Ano? Gusto niyo ring makita ang gawa ko? Kung gayon, ay pagbibigyan ko kayo. Taran! Ito ang aking gawa. Kung mapapansin niyo, ay may apat na miyembro lang ang aking pamilya. Hindi gaya ng iba, maliit lang ang aming pamilya. Kaya, hayaan niyo, ipakikilala ko sila isa-isa. Narito at parte ng aking pamilya ang aking nanay. Nariyan din ang aking tatay. Siyempre, nariyan din ang aking bunsong kapatid. At mawawala ba naman ako sa larawan? Naandito din ako. Ako ang ate o nagsisilbing panganay sa aming pamilya. Patingin nga ng mga gawa ninyo. Pareha din ba tayo? Apat din ba ang miyembro ng inyong pamilya? Mga mag-aaral, maaaring ang iba sa inyo ay may mas marami o di kaya'y mas kakaunting miyembro ng pamilya. Ngunit, kahit na ganun, yun
ay isang pamilya pa din. Meron pa ba kayong napansin, mga bata? May pagkakapareho ba ang ating mga pamilya? O di kaya'y pagkakaiba? Basta lagi ninyong tatandaan ha, may pagkakaiba man ang miyembro ng ating pamilya, malaki man, maliit, madami man, o kakaunti, ito pa din ay isang pamilya. Mga bata, nakikita niyo ba ang pulang kahon? Ano kaya ang nasa loob ng pulang kahon na ito? Mabuti pa. Subukin natin at alamin kung ano ang laman ng pulang kahon. Tara! Dahil dyan ay mauuna na ako at bubunot ako. Titignan ko kung ano ang laman ng pulang kahon. Tingnan nyo! Ito ay larawan ng isang pamilya. Kaya mo bang pangalanan ang mga miyembro nito? Tama kayo dyan! Nariyan si nanay, si tatay, at ang kanilang nag-iisang anak. Meron din ba sa inyong gaya o kawangis ng kanilang pamilya? Iisang anak lang din ba kayo ng inyong nanay at tatay? Kung ganon, ay alamin pa natin kung ano ang laman ng ating pulang kahon. Tingnan nyo! Ito ay larawan din ng isang pamilya. Kaya mo bang pangalanan kung sino-sino ang mga miyembro nito? Sino-sino ang mga nakikita mong miyembro ng pamilya? Magaling mga bata! Sa larawang ito, makikita natin si nanay, si tatay, si ate, at si kuya. Di gaya ng larawan kanina, sa larawang ito ay mas marami na silang anak. Meron na siyang mga kapatid na tinatawag. Ang galing ano? Meron din bang kawangis o kagaya ng pamilyang ito sa inyo? Alam ko meron, kaya naman hayaan yung bigyan ko kayo ng isang bituin. Dahil sa pagsama ninyo at pagsagot sa akin. Mga mag-aaral, ngayon nakilala na natin ang miyembro ng pamilya. Bilang miyembro nito, paano kaya natin sila mapapasaya? Mapapakita ang pagmamahal sa kanila. Meron ba kayong mga espesyal na ginagawa? Sige nga, kung meron kang espesyal na ginagawa, pwede bang ibulong mo ito sa iyong katabi? Ayan, alam nyo ba na kahit sa aking pamilya ay meron akong espesyal na ginagawa para maipakita ko na mapasaya sila, na mahal ko sila, at inaalala ko sila. Isa na dyan ay ang pagbati sa kanila tuwing may espesyal na okasyon. Sinisiguro ko din na nagbibigay ako sa kanila sa tuwing mayroon ako. Malaki mang bagay o maliit ay ibinabahagi ko ito sa kanila. Ngayon ay mas kilalanin pa natin ang bawat miyembro ng pamilya at ang kanilang gampanin dahil it's activity time!
Ang gawaing ito ay pinamagatang Family Faces. Sa gawaing ito ay kakailanganin natin ng papel, gunting, glue o pandikit, at pangkulay o krayola. Oh, naihanda nyo na ba ang inyong mga kailangan? Kung ganun, ay simulan na natin because it's activity time! Family Faces. Sa gawain ito ay kailangan natin ng papel, ng pandikit, at ng gunting. Una natin gagawin ay itupi ang papel sa dalawang bahagi. Pagkatapos, gupitin ito. Maging maingat sa paggamit ng gunting. Maaari kayong humingi ng tulong sa nakatatanda. Itabi ang kaliwang bahagi ng papel at gupitin ang mga larawan na nasa kanang bahagi. Paalala mga bata, panatilihin na maging maingat sa paggamit ng gunting. Alalahanin na maaari tayong humingi ng tulong sa mga nakatatanda. Pagkatapos, gamit ang glue, idikit ang mga ginupit na bahagi ng larawan sa kaliwang bahagi ng papel. Siguraduhin na wasto at angkop ang mga bahagi ng katawan na iyong ididikit sa papel. At kapag iyong naidikit na ang lahat, ay maaari mo na itong kulayan. Sa pagkukulay ay maaari mong gamitin ang iyong paboritong mga kulay. Sige, kulayan mo ito ng naaayon sa iyong kagustuhan. Mga bata, nakasunod ba kayo sa ating gawain? Patingin naman kami ng inyong magagandang gawain. At hayaan ninyong ipakita ko din sa inyo ang aking gawa. Ito si Tatay. Siya ang haligi ng tahanan. Kalimitan, siya ang nagtataguyod at nagtatrabaho para sa pamilya. Oops! Alam ko, mayroong ibang pamilya na si Nanay at si Tatay o di kaya'y iba ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ito naman, si Nanay. Siya ang ilaw ng tahanan. Siya naman ang katuwang ni Tatay sa paghahanap buhay at syempre sa pag-aalaga sa mga anak. At ito naman si Ate. Ano kayang ginagawa ni Ate? Meron ba kayong mga ate sa inyong tahanan? Si Ate ang katuwang ni Nanay sa mga gawaing bahay. Siya rin ang nagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. At syempre, makakalimutan ba naman natin si Kuya? Ito si Kuya. Siya ang tumutulong kina Nanay at Tatay sa mga mabibigat na gawaing bahay. Siya din ay inaasahang mag-alaga sa mga nakakabatang kapatid. Kayo, meron ba kayong mga kuya? O di kaya'y meron ka bang mabait na ate? Bukod sa mga nabanggit, may mga alituntunin din tayong sinusunod sa ating tahanan. Nariyan na ang dapat magdarasal o di kaya'y maghuhugas ng kamay bago tayo kumain. Tama kayo mga bata. At alam nyo ba, mga bata na nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga magulang ang simpleng pagsunod sa mga alituntunin at gampanin ng bawat miyembro ng pamilya. Sa murang edad ay kayang-kaya nyo ng tulungan si Nanay sa gawaing bahay. Sige nga,
Sino ba sa inyo ang tumutulong na kay nanay sa mga gawaing bahay? Taas niyo nga ang inyong mga kamay. Wow! Sana naman lahat ay nakapagtaas ng kamay. Ngayon, naalam na natin ang gampani ng bawat isa. Ano kaya ang mga dapat mong gawin upang maipakita ang respeto, pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong pamilya? Meron kayang mga espesyal na gawain kayong ginagawa para magpakita ng respeto, pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila? Alam ko na ang bawat pamilya ay may kani-kaniyang kaugalian at paraan ng pagpapakita ng respeto, pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Nariyan na ang pagmamano sa mga nakakatanda at syempre pagsagot ng may po at opo. Alam nyo ba na natatangi yan dito sa Pilipinas? Yes! Only in the Philippines! Kaya naman, narito na ang All About My Family. Para sa activity na to, ay kailangan nyo lamang kumuha ng cardboard, lapis, at syempre, Crayola. O di kaya'y larawan ng inyong pamilya na nagpapakita ng gawain na ginagawa ninyo sa inyong tahanan. Ano kayang gagawin natin sa mga larawan na yan? Simpleng-simple lang. Kapag kayo ay nakakita na ng larawan na nagpapakita ng gawain na ginagawa ninyo bilang pamilya, ay kailangan nyo lamang itong idikit sa ating cardboard. Eh, teacher, wala po akong makitang larawan. Ano kaya ang pwede ko pang gawin? Alam ko na marami sa ating mag-aaral ang mga may talent sa pagguhit. Maaari nyo ding iguhit ang inyong miyembro ng pamilya na nagpapakita ng ginagawa ninyo sa inyong tahanan. Oo, di kaya ay kung meron na kayong kopya ng inyong mga modules, ay pumunta lang kayo sa page 21 at makikita ninyo ang mga larawang ito. Alin kaya dyan ang ginagawa ninyo sa inyong pamilya? Maari kayong mamili, gupitin, at idikit ito sa ating cardboard. Una ay kailangan nating hatiin sa gitna ang ating cardboard. Sumunod naman ay kinuha ko ang mga larawan na makikita sa ating module sa pahina 21. Napansin ko na ang dalawang larawan ay ginagawa ng aming pamilya. Kaya naman, pareha silang ididikit ko sa ating cardboard. Marahan akong gumamit ng gunting para magupit ko ng pantay ang mga larawan. Oh, mag-ingat din kayo sa paggamit ng gunting ha! Kung hindi nyo pa kaya, ay maaari kayong magpatulong sa mga nakakatanda. O di kaya'y kay nanay at tatay, kay ate at kay kuya. Yeah.
Sumunod naman ay nilagyan ko ng glue o pandikit ang likod ng bawat larawan. Dahan-dahan lang ah, at syempre, konti-konti lang ang ilalagay nating pandikit. Matapos ito ay dinikit ko na ang mga larawan sa magkabilang gilid. Naisipan ko na mas maganda kung ito ay magiging makulay. Kaya naman, kumuha ako ng mga krayola at kinulayan ko ang larawan isa-isa. Matapos ko itong kulayan, ay ayan na, meron na akong output kung saan ang mga larawan dito ay nagpapakita ng mga gawain na ginagawa namin bilang pamilya. Kayo, ginagawa niyo rin ba ang mga ito? Hanggang sa susunod na activity, paalam! Oh mga bata! Kapag kayo ay natapos na sa inyong mga output, ay huwag din niyong kakalimutan na i-post ang inyong magagandang gawa sa inyong social media account. At syempre, para malaman namin, ay gumamit ng #DepEd, #KinderificMonday. Muli mga bata ay maraming salamat sa pagsama niyo sa akin para sa isang Kinderific Monday! Samahan niyo akong muli sa susunod na Lunes. Muli, ako si Tutor Jelvy ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng inyong natatanging galing. At syempre, alam ko at tatandaan ninyo na't lagi kong sinasabi na dito sa Italy, hindi natin gagawing komplikado ang pagkatuto. Dahil sisimplehan lang natin yan hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Paalam!